sa freelancing mini-series natin sa Freelancing with a Heart. Kung nagsisimula pa lang kayo ng freelancing at gusto nyong matuto from scratch, tapos na-overwhelm kayo, sali kayo sa group na Freelancing with a Heart Community. Tapos punta kayo sa units, nandun lahat ng video na to, sunod-sunod, pati yung ibang resources na free. Hi, welcome back. So, today, pag-usapan natin yung mga freelance contract types na pwede nyong pagpilian as a freelancer. So, yun. Madalas natin naririnig yung hourly, yung fixed price, ganyan. So, ano ba sila? Tsaka ano ba yung swak sa'yo? So, pag-usapan natin sila para malaman mo kung ano yung mas bagay sa'yo and sa lifestyle mo. So, unang-una is yung hourly, syempre. Yun yung pinaka-common sa freelancing. Kasi parang per hour ang bayad. Tapos, every hour na trinabaho mo, babayaran ng client by the end of the week. Usually, ang isang full-time is 40 hours. Tapos, part-time, 20 or 10, ganun. Mas maliit. Pero may mga iba na nagdadalawang full-time, like 80 hours sila a week since wala naman silang travel time and kaya naman nilang ibigay. But, honestly, hindi ko sinasuggest mag 80 hours kasi parang active income yun eh. So, pag-usapan natin sa mga next videos yun. Pero, as much as possible, work smarter, wag harder. Kasi parang mauubos mo yun sooner or later kung puro trabaho ka, may magsasuffer na aspect ng buhay mo. Like health, ganun, or family, ganun. So, yun. Doon tayo sa hourly. Yung hourly, ang full-time is 40 hours a week. Ang part-time is anywhere less. Basta hindi ka full-time. So, malamang. So, basta hindi ka full-time. Part-time yun. So, kung sakaling nagsisimula pa lang si client, hindi pa full, hindi pa niya alam kung ano yung, hindi pa marami yung papagawa niya sa'yo. So, pwedeng sa part-time kanya pagsimulain. Tapos habang dumadami yung mga kailangan gawin, doon ka magiging full-time. Doon mapupuno yung 40 mo. So, meron ding isang kind ng hourly na as needed lang. Parang open lang yung contract nyo. Tapos, pag may kailangan siyang ipagawa sa'yo, gagawin mo. Pero tapos magta-timer ka. Tapos meron naman ding parang per project din, pero hourly. So, for example, meron lang siyang kailangan matapos na workbook. Tapos sabi niya, sige, tapusin mo tong workbook na to. Tapos ikaw, i-bill mo siya hourly kung ilang hours yung ginugol mo para tapusin yung workbook niya. Tapos after nun, wala na yung contract, tapos na. So, yun yung one time. Tapos, yung next is yung fixed price. So, kabaligtaran siya ng hourly. Kasi, ang hourly is every hour na trinabaho mo, yun yung babayaran. Kumbaga, nakasalalay sa hours mo, yung sweldo mo. Sa fixed price, mostly nakasalalay siya sa output. For example, article writer nga ako. Hindi ako mababayaran kung hindi ko isasubmit yung article. Kasi if hourly ka, paano kung 2 hours na hindi ko patapos yung article, eh di babayaran niya yung 2 hours kahit hindi, wala ka pang pinapasa. So, yun yung kaibahan nila. Sa fixed price, per project basis siya. Babayaran ka lang ng client pag nakita na niya yung pinasa mo and pag satisfied na siya doon sa pinasa mo. Sa fixed price, meron ding iba-ibang klase. So, for example, regular. Katulad nung sinabi ko kanina, pwedeng, kunwari, fixed price siya, may kailangan kang gawin. For example, may kailangan kang i-like, follow, ganyan-ganyan, work on his Instagram daily. So, hindi naman 8 hours yun, di ba? So, parang ilang ano lang yun. Or for example, pag sa akin, write 1 to 2 articles a day, tapos ang bayad niya sa akin is every quincenas, every week, or every katapusan. So, nasa sayo nyo kasi kung paano yung bayad na pag-uusapan nyo. So, ayun, regular siya in a sense na every month may bayad ka.
pero hindi hourly. So, hindi pa rin babantayan ng client yung hours mo basta na ibibigay mo yung kailangan niya daily. Ayun. So, for example, nabibigay ko naman yung article daily. Doesn't matter kung ilang oras ko siya ginawa. Basta na ibibigay ko yung daily niya. Ayun. So, yun yung fixed price. Tapos, meron din dong one time na, for example, natapos mo na yung project, tapos na. Tapos, meron din dong as needed. For example, kung kailan niya lang kailanganin, kukontakin ka niya, tapos per project lang yung singil mo. Ayun. Yun yung fixed price. Tapos, tapos, yung third is yung retainer. So, para siyang sa lawyer. Sa umpisa, parang sisingilin mo na siya ng mahal for that project. Tapos, para siyang pinagsamang fixed price at saka ng hourly. Per project yung bayad niya, parang package. Tapos, magre-retainer siya kunwari ng $1,000. Tapos, every time na gagawa ka sa kanya, magbabawas, magta-timer ka. So, mababawasan yung retainer na binigay niya. Tapos, pag paubos na yung bayad niya, yung retainer niya, i-notify mo na siya kung kailangan niya pa magbayad ulit or kung matatapos mo na yung contract. So, yun siya. Parang siyang advance payment. Pero, magagawa mo yun pag sobrang established ka na and sobrang experienced ka na. So, yun. So, ano yung best? So, tulad ulit nung sinasabi ko, hindi nga ako nag-i-impose. So, basta, hindi ko masasabi kung ano yung best sa inyo. Kayo yung makakaalam nun, depende sa lifestyle nyo. Pero, if ako yung tatanungin nyo, sa opinion ko, kailangan mo pagdaanan lahat para doon sa, para ka maging established na freelancer. So, for me, kunwari may isang task or job, mas magandang mag-start ka as sa hourly, lalo na kung pinag-aaralan mo pa lang yung skill na yon. Tapos, as you grow, as you get better dun sa skill na yon, mapapansin mo, lugi ka na. Kasi, yung one hour na trabaho mo nung nagsisimula pa lang, kaya mo nang gawin in 10 minutes. Ibig sabihin, lugi ka na. Kailangan mo nang mag-move up, mag-step up ka na as fixed price yung ino-offer mo. Kasi kaya mo na siyang gawin ng 10 minutes eh. So, warning lang, ang madalas kasing ginagawa ng ibang freelancers, kung nagiging better na sila dun sa skill, for example nga, yung 1 hour na nagagawa noon, nagagawa na niya ng 10 minutes, ang gagawin niya is magsustall, parang magpapad siya ng hours, parang relax siya, kiklik siya, para bayad pa rin yung hour niya, which is not smart. Kasi, kung ako, lilipat ako sa fixed price, nagagawa ko siya ng 10 minutes, kaya di humanap ako ng ibang client na gayon, na ganun, nagawa ko siya ng 6 times in an hour, diba? So, mas malaki yung kikitain ko in an hour kesa nagpadding ka para lang may bayad ka, diba? So, yun ang warning ko sa inyo. Basta wag mandadaya ng client. Kung ano yung trinabaho mo, yun lang yung singilin mo sa hourly. Kung sa tingin mo, lugi ka na kasi mabilis mo nang nagagawa yung work, and then step up. Sa mga susunod na contract nyo or kausapin nyo yung client nyo, na fixed price na kasi nga better ka na dun sa skill na yun eh. Or, hanap ka na ibang client. Let go properly. Bigyan mo ng, refer ka ng nagsisimulang freelancer sa kanya. So, basta never resort to cheating. Ayun. So, hindi katulad nung nakapost dun sa Freelancing with a Heart, hindi natin ATM machine ang clients. Sila rin, syempre, isipin mo rin dapat kapag ka nalugi sila, wala ka rin trabaho, diba? So, kailangan alagaan mo rin yung business nila. Hindi pwedeng kabig ka lang ng kabig. Kailangan may value ka na binibigay sa kanila. Yun. Tapos, pag established ka na, nag-fixed price ka na, ganyan, sobrang established ka na, kaya mo na magbigay ng pati portfolio mo, established na yung network mo of clients, marami na. So, dun mo na kaya magbigay ng retainer. Ng project na retainer. So, yun yung maganda. Bayad ka na. Kasi, umpisa pa lang, nagbayad na siya. Tapos, gagawin mo na lang yung project. Tapos, yun yung talagang nakakapag-multiple clients ka. At naabot mo yung kaya mong abutin. Yung naabot mo yung gusto mong abutin na income. Ayan.